At andito po tayo mismo sa harap ng backhoe. Dito mismo sa may phase 2. Ngayon ay November 16, 2020. At sa mga baguhan, yes, welcome sa channel ni Ms. Jelaine Dorabals. Mahalin niyo po ako ng buong buhay na hindi galing sa ilong ng may singaw. Dalpo si Buwan. At ang oras ngayon ay 8:55 ng umaga na po. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghuhukay ng burak dito. At yung isa kong nakikita nyo naman po yan. Ayan. Harap, kanan ang nangyayaring kaganapan po dito ngayon, ngayong umaga. Ngayon ay November 16, ulitin ko lang po. So dito po yung phase 2, no, at dito po magtatambak ng black sand or dolomite sand. Ayan. So hindi pa din po tapos sa mga nagtatanong at huwag po tayong mainip. Ayan. Matuto po tayong magantay dahil hindi naman po isang hakutan lang or kalkanan lang po, kailangan matapos na po agad-agad. Dito nga po sa may Baywalk ay marami pong mga basura, no, dahil nga po sa pagkalipas ng bagyong Ulysses. Pero wala pong mga water hyacinth na nagawi dito sa kahabaan nitong mga kabatuhan. Hanggang doon po yan sa may Yacht Club, at kanina ay galing na po tayong Yacht Club at nakapag-update na po tayo doon. Pero wala pong mga water hyacinth, iba-ibang klaseng mga basura lang po ang napadpad po talaga dito. Ayun po ang sinisimula na pong hakutin ng ating DPS Mandaraga, MMDA, DPWH at ng ating Stereo Rangers ng DNR. So ito po yung view ngayong umaga, yung kalangitan at yung araw. Nag-iinit na naman si Haring Araw ngayon dito, no, sa may Baywalk. And tayo naman ay tuloy-tuloy naman po ang ating pag-update dito. At ito po yung mga ganap at ikot ko lang po kayo dito sa may right side para makita nyo din po. Ayan, so may ginagawa din pong kalkalan. Ayan, kalkalan talaga, no? Yung bako, nandyan sa may unahan. Ayan.
mga might sun dito sa may phase 1 ay may mga basura pa din, no? Pero andito ang ating Estero Rangers ng DNR. Nagtatanggal po sila ng mga basura dyan. Matanggal na po itong mga basura dito mismo sa Dolomite San. Yan, balik na naman po muli ang ano, ang kinang nitong Dolomite San kasi na ano, natambakan po siya ng mga basura. Talagang sunod-sunod ang bagyo na dumaan dito sa ano, sa Pilipinas. Pero syempre, kahit na may mga basura, dito pa din po yung ating mga kawaninang local and national. Tulong-tulong po sa paghahakot ng mga basura na iniwan dito ni Bagyong Ulysses. Mabagsig po talaga yun at grabe, matindi. Dahil may isang yate po talaga na pinataob ni, ano, ni Bagyong Ulysses doon sa may yacht club. Sana pwede tayong umakyat doon para makapag-update tayo mismo doon sa may harap din. Yes, good morning po sa inyo lahat. At andito po tayo mismo sa may harap ng Dolomite San. Ngayon ay November 16, 2020 at sa mga baguhan. Yes, welcome sa channel na Miss Yulay ni Dora Bells. Mahalin niyo po ako ng bumbu. Yun ay hindi galing sa ilong ng Maisingaw. God bless everyone. So, ang oras po ngayon ay 9:05 ng umaga na po. Ayan. So, galing tayo dito sa may ano, sa may harap ng doon sa may kabilang side. Diyan sa may ano, sa may dredging ang galing tayo diyan. Eh ngayon naman dito po tayo mismo sa harap nitong Dolomite San. Ayan. So, may mga basura po at pero nililinis po ito ng ating DNR Estero Rangers. And ito po yung update ko ngayong umaga. Today is Monday dito sa Pilipinas. At yung mga trash boom. Ayan, yung mga trash boom. Nandito na sa ano, sa gilid mismo nitong ano, nitong Dolomite San. Hindi dito sa may harap. Ayan, no. Talagang ang bagsik talaga ni ano, ni Ulysses. Matindi. So, wala pong nagaganap na wash out, nalusaw, naagnas, wala po, ayan. So, hindi po natin alam kung sa ating mga viewers, minsan nagtatanong na, kamusta ang Dolomite San? Minsan maraming nagtatanong na, sabi na wash out. No po, hindi po na wash out. Kitang-kita nyo naman po yan. So, nandito tayo mismo sa harap ng Dolomite San. Kita nyo po yan. Maraming mga basura dahil
dumating po ang bagsik ni Ulysses po dito sa Pilipinas. At ito po ang iniwan niyang mga basura ngayon. Nalusaw. Nakita niyo naman po yan. Wala pong kaganapan na nalusaw dito. Ayan, andyan pa din po. Andito pa din po ang dolomite sand. And yes, may mga basura. Siyempre, dumaan ang bagyo, talagang magkakaroon tayo ng basura dito. And papasukin po talaga ng basura itong dolomite sand. And kung tuloy pa din po ang pagtatambak, yes, tuloy-tuloy pa din po dahil ay yung phase 2, andyan pa din yung ating dredging machine or backhoe. Ando sa may unahan, andyan sila. Nagahalukay po yan para sa phase 2 po yan na sinisimula na. Ayan. And relax lang po tayo at sana po suporta na lang po sa ating mga ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, sa Manila Bay, and then ang ating mga masisipag na mga nagtatrabaho dito sa may Dolomite Sand. Ayan, andyan sila boss, so andun sila, galing yan sila dun sa may unahan. Pati talaga itong mga yung mga trash boom talaga. Eh yung yate nga doon sa may, sabi ko nga, yung yate nga mismo doon sa may yacht club, eh, so talagang tumaob talaga siya. So again, ulitin ko lang po muli, ngayon ay November 16, 2020 yan. And then ito naman po mga basura na nandyan sa inyong harapan na makikita or mapapanood. Kikita po niyo po yan, mga nagtutumpok-tumpok na mga basura na po. So yan ay hakutin, pinatutuyo po yan, and then pag natuyo na, ilalagay po sa sako yan. Yan kasi pag hindi inilagay sa sako yan, paano nga naman makukuha, hindi po ba? And then halo-halong mga basura. So bukod sa water hyacinth, yan ang hindi nagawi talaga dito, yung water hyacinth dito sa may Baywalk or dito sa may Manila Bay. So mga kahoy, mga plastic, styro, yan yung mga basura na gawi ngayon dito. Ayan. Puro basura na. Puro basura na. Yes. Natural boss, nagdan tayo sa bagyo. Kaya basura po talaga ang masisilayan natin dito. Okay lang kung hindi nagdan sa bagyo, eh walang basura. Ayan. Umalis sila boss. Meron bang bagyo na hindi tayo makakaranas ng basura? Natural. Naano lang ako doon kay boss ah. Eh nakita nila yung dolomite, sabi puro basura. Natural boss. Nagdaan tayo sa bagyo kaya may basura po talaga. Ayan. Basta maka-comment na lang oh. Sila ko yung nadumaan lang dito. Ayan. Ayan na nga po. So sabi ko nga, ulitin ko, dahil nga po sa nagdaang bagyo at hindi lang yung simpleng bagyo lang. Ayan. Kaya ganito po tayo dito ngayon, lalong-lalo na itong harapan or loob mismo nitong dolomite sand. Ikot-ikot lang yung view. Ikot ko lang po kayo yung kalangitan para naman po makita ninyong yung view. Ayan. Saan po yung view, yung sinag-araw.